yung silid studio sa tabi ko talaga. Pagka tumba niya. Paano namatay yun? Bali ano eh. Paano natamaan? Bago mag-assault kasi ang plano. Mag-assault yung sila Captain Mirador, yung 3rd LRC. Kami yung supporting element nila, kasama yung sniper din nila. Uh-huh. Ang plano ko, lalabas sana kami sa ano yung intersection. Uh-huh. Na i-interlock ko sana yon na rear security at saka right kasi papasok sila dito. Uh-huh. Eh, ni 90 lang muna. Nagbutas kami ng gun hole ng 90 sa bahay muna. Ni 90 RR muna namin yung in-assault nila bago mag-assault. So ang nangyari, nandito pala yung malapit sa tabi ng kumpanya ko na 1st LRC at saka yung 3rd Scout Ranger Company, nandun lang pala yung kalaban na marami. Yung in-assault nila, konti pala yung nandun. Kaya pagtira ng 90 RR ng 30 second na na-augment sa amin, pagtira, sumabay yung kalaban. Dalawa, yung dito sa may computer area nun eh. Doon, tumba si Light Custodio. Pagkatumba niya, sumunod na naman si... Anong tama ni Light Custodio? Bali, dibdib eh. Anong nakatama sa kanya na baril? AK at kung hindi AK yon garan. Dalawa. Kaya on the spot yon. Sabay tawag ako sa isang kong squad na inila. So may humila rin na taga 3rd LRC at saka yung taga 9ID na yung humila. Tapos si Bardon. Yung natamaan dito na si Corporal Bardon, ako na yung nagtali bago ko pinag-aapang doon. Ano sinasabi sa'yo ni Corporal Bardon nung natamaan? Sabi niya, Master, bakit niyo pa ako hindi... Sabi niya, dalhin niyo na ako sa ospital, Master. Sabi niya, sabi ko, relax ka lang. Kunti lang yung tama mo. Sabi ko, relax ka lang. Sabi ko, huwag ka munang mag-ano, kaya talian mo natin. Yung natalian ko na, Master, bakit wala pa yung sasakyan? Sabi niya, kunti lang yan. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Tinatalian ko. Kaya mong gumapang, kaya Master, sabi niya, gumapang siya ng yung parang inverted crawl. Ganun gapang, hanggang nakarating sa doon sa akin. Hanggang nakarating sa doon sa katimit ko sa likod. Anong feeling mo na namamatayan ka ng tao? Bali, pagkatumba nung yung kasama ko na yung SO sa 3rd LRC, na ano ko dun ba na sabi ko, Lord, huwag mo muna akong kunin. Yun yung inano ko talaga dun. Sabi ko, kaya to. Pagkatumba niya, tawag ako agad sa radyo na support dito, support. Para makuha yung kasamaan. Saka yung sabay sila eh, yung pagkatama ng kamay. Yung ito nung namatay si Light Studio, ano yung unang pumasok sa isip? Unang pumasok sa isip ko, sabi ko, kasi ako yung naunang nag-upis sa ako na yun eh. Yung bintana na yun eh, nilalagyan namin ng ano, ng nilalagyan namin ng mga damit para hindi kami makita. Ako yung unang sumilip dun, pero ano lang, pag silip ako, 3 seconds lang. 1,000 or 3,000. Silip ako sa kabila 1,000. Bago pag ano niya, mga seconds lang. Siyang sumunod? Siyang sumunod na pag... Pag 90RR sabi, upo muna kami, istanto. Pag putok lang 90RR, sumabay yung kalaban. Doon siya na ano, on the spot talaga. So nalaman yung position nyo as sniper? Oo, nalaman kasi nandun yung 90RR namin na ano eh. Pinutok namin ng 90RR bago papasok yung 3rd eh. Hindi na lang natuloy dahil may tama na yung kasama namin. Kaya abort muna. Another planning naman, kinabukasan na sila umas. Pag kinabukasan no yun, doon na lumabas si ano, yung mag-asawa, si Wes. Ano lang taga-third. Tapos pinasok namin doon sa compound namin. Yun, pinapakain, binabandit sa si Wes. Pinapaypayan, may video nga yun saan. So yun yung naging, ano yun? Yun yung nagiging, yung karanasan ko lang din sa Zamboanga. Ano makapang power doon? Bali, ang nakuha kong award doon is Gold Cross. Sa Zamboanga. Bakit? Sa tingin mo, bakit Gold Cross ang inaward? Bali, Gold Cross yung naano namin kasi kung totoosin, hindi lang sana Gold Cross, kaya lang, siyempre, sa
siguro dito sa taas o sa Wishmin ko, mataas yung standard nila, or sa PA mataas yung standard nila pagdating sa mga kwan, kaya gold cross lang yung so, isa ka rin sa na-awardan kanina? Oo, isa rin ako na na-awardan kanina. Kasi sabi ni Master Valencia, ang ano ko lang dyan is lalong-lalo na nung ano, nakikita ko yung assaulter talaga na grabing hirap talaga ng assaulter namin. Kasi minsan sa isang araw may dalawa na makiya namin, basta isang araw mabuwasan kami. So naisip namin na kawawa naman mga assaulter. So grabing focus din namin sa kanila para at least matulungan namin sila. So proud din kami na kami yung na baga napunta doon, kasi kung hindi rin pinag-ano, kung mga ibang unit pa, baka yung casualty namin na siyam na yon, hindi rin pinag-ano, kung ibang unit yon, baka hindi lang siyam din yung ano, dahil kaya kami kasi yung malaki rin yung ano ko doon, kumpiyansa ng sa, nasa taas sa atin, kasi kami yung may training na mount o urban movement. So kami yung baga kami yung inano talaga doon, na sinasabi ng nakataas sa amin na baga kami yung alas na inano doon ba, na inugment, na kami yung talagang inano doon, pinors doon. Gaano ka importante yung training na yan, yung CTC or MAB? Bilang isang LRC? Bilang isang LRC o scout bilang isang LRC o sniper, napaka-importante yung mount. Kasi sa totoo lang, gaya ng nangyari ng Zamboanga, ang mga kalaban kasi natin, hindi lang nasa bundok. Tignan mo nangyari sa Zamboanga, urban yon. So napaka-importante talaga yung si QB operator o CTC ka-graduate. Kasi gaya ng nangyari ng Zamboanga, talaga hindi basta-basta yon na away, biruin mo, 20 days na urban. So napaka-importante kung may train ka na gano'n. So ang sa akin lang sana na dapat, kaya naisip ko rin na bakit puro na lang LRC yung nasa harapan. So iniisip din namin na kami lang yung may train na gano'n. Kaya sige, makapagsabi na yung mga junior noon na master, sabi nila wala na kaming tapang, sige lang sama-sama tayo dito. Yun yung inaano ko sa kanila, at least ma-high moral sila. So ang isip ko rin noon na kasi kung may ibang unit sana na magpaturo, so tuturuan sana at least sa mga ganung bagay na away sa kwan, makakatulong din yung ibang unit na may CQC seminar lang ba, at least makatulong din sana sa amin. Malaking bagay sana yun. So kailangan talaga na pag ganyan ng ano, anong tingin mo pagkakaiba nyo ngayon bilang LRC sa ibang sundalo? Baga, ang pagkakaiba lang doon kasi, yung during urban, kami yung capable doon, kaya mas maangat konti ba sa ibang unit, kasi nakatrain kami doon, so kami talaga yung inilagay doon ng oh, itong unit na to, ito yung capable ng ganitong training. So kami talaga yung inano doon sa target na sa Zamboanga. Simula day one, puro LRC ba? LRB ba ang puro leading? Bali, that time, nandito pa ako sa Manila, pero nakikita ko na ang tropa doon, day one is kasama doon yung mga SAP, yung task force Zamboanga, tapos mga dito na nakita na doon na yung mga ranger . Sila na yung ranger company, sila na yung nag-assault no. Tapos kasama na rin yung nauna kasi yung second LRC sa amin . Yung galing Basilan na second LRC, yun sila na yung nagpo-cordon doon. Then mga day 2 o day 3 umabol na rin yung kumpanya namin, yung third LRC na galing Magsaysay, saka yung first LRC na galing Aguinaldo, saka yung isang platoon namin galing pa ng Davao to Cotabato, nag-link up sila doon sa Zamboanga, yun na pang 3, 4, 5 hanggang ano. Pagdating mo doon, LRC pa rin yung leading lahat?
Bali, ano eh, yung LRC, kasama namin, supporting element, yung mga Ranger Battalion, Ranger Companies. Bali, ano yan, sila yung sumusuport sa amin. Pagka ano nyo doon, pag ganun yung strategy na ano, ano yung naramdaman nyo noon, ah, LRC ang muna, supporting Ranger. Bali, siyempre, nandun na tayo eh. Saka, gusto kasi ng ibang, ano, nasa taas na binigyan ng, ano, na ganitong pizza tataposin. Tama. Oh, timeline. May nag, ano, dati na, ano, pero, kung manumanuhin yun, talagang mahirap. Eh, may mga source man doon, gaya ng tanke, yung mga EOD natin, mga taga 30 second na mga gunner namin ng linker, dapat yun muna yung source na yun, gamitin muna, hindi yung manumanuhin ba, kasi pag assault ka ng assault, sigurado kada isang assault talaga, mayroon mabawas eh, kaya hirap din yung, so kailangan talaga gamitin muna yung, gamitin talaga dapat yung source doon, lahat ng source, mas especially yung katagalan na lang na ano namin yung tear gas na yun eh. During yung tear gas talaga, napaka-importante rin yan. Tear gas at saka kahit jungle man o urban, tear gas napakaganda kasi pag tear gasin mo sila, lalabas sila. Doon na yung nakaumang na mga sniper team namin, may lalabas, pick up. Kaya napakalaking tulong yung tear gas na yan. Pero may tear gas kayo noon, hindi nyo ginamit? Bali, may tear gas kami, mga ano na eh. Nasa, na ano na lang ng mga kalagitnaan ng ano eh. Naisip na, uy, may tear gas pala. Maganda pala, may nag-suggest siguro sa taas na tear gas. So yun, tear gas agad. Isuhan ng tear gas si lahat. Paano yun? Iba yung mga kalaban nyo, may mga hawak na hostages pa noon? Bali, o wala na? Mayroon pa yung time na nandun ako. Mayroon pa. Paano nyo ginamit ko na yung tear gas? Bali, pag halimbawa yung target namin na assaultin, so titear gasin muna. Tear gas o granada muna bago papasukin. Pero sa inyo kasi sniper, pick up lang. Pick up lang talaga yung ano namin. Yung role namin talaga doon, left and right security, pag may mga may lalabas, yun ang pick up namin. So, yung sinabi mo na yung kabilang team may tatlo, tapos nung kasama mo yung snipers na 11. Oo, kasama ko yung sa, nung gabi na yon, walang matandaan kung 25 ba yun o 26. Yung gabi na yon, confirm talaga yun, kasama ko si Captain Cardenas nung may ano kami. May ikaw rin, ikaw ang nakatama o mga tao? Bali, ako lang yung nagkukuman sa kanila, ang nakatama doon, si Corporal Abunggong. Basta lahat na pag may duty, minsan may, pag may, kasi every 1 hour yung pinapaduty ko sa kanila. Dalawa lang kasi yung ano namin, SR25 namin. So every 1 hour yung rotation? Every 1 hour yung rotation, pag jackpot kung may lalabas doon yung nakaduty, tira-tira, pag makalampas, tutrihin nila. 2-3, pinapahabulan ng 2-3. Kasi nakikita mo talaga sa ano eh. Nakadapa kami sa building, sa ano kami, third floor kami. Kita mo ta, nakadapa na lang kami, nagpukuman na lang kami. Tama ko si ano doon, Captain Cardenas. So, ano yung feeling nyo na ganun yung reaksyon ng ibang sundalo? LRC mga yan. Iba talaga, nakita ko rin talaga na kahit anong hirap, talagang nagtulong-tulungan din talaga kami doon. Tulong-tulong din talaga. Malaking tulong yung gaya ng mga kabati namin, ng mga ranger. Malaking tulong din yun. Kasi lakasan mo. Full force. Malaking tulong talaga yun. Kasi kung hindi sa kanila, talagang ano, mas maparami pa yung mga casualty namin siguro kung hindi rin sa mga ibang unit. Sa Ranger Battalion at saka yung 9 ID yan.
yung nakakasama namin karya, tapos yung SAP. Malaki rin ang naitulong ng SAP. Malaki ang mga naitulong yun. Diba ang SAP parang parehas nyo? Parehas lang sa amin, pero kaya lang binadi dun sa port-port ay na magkukordon, no? Kasama yung sa parting marikit sila noon. Marines dito rin banda sa kaliwa yung marikit. Kasi ang reaction ng tao is mo, Zamboanga guys, LRC ang nauna dyan. Parang ano yung feeling nyo ngayon na so kayo yung ina-idol ng tao ng mga bansa? Ang ano lang namin, lalong-lalo na nung pa ano kami, ang feeling talaga namin din, talagang ito na yung baga yung, kasi matagal na ako sa LRC, mag 15 years na ako dito. So yung training ng lamin na ganun na every repressor, ganun na ganun yung nangyari sa Zamboanga. Ganun na ganun. Kaano ka importante ba yung training na yan? Yung ibig kong sabihin, kailangan ba na maging dedicated ka pagdating sa training? Oo, dapat dedicated ka dyan para at least pagdating na ng totoong buhay, may apply mo yung mga training. Nagamit nyo lahat yun? Nagamit lahat yun. Most especially sa ano, yung sa minsan kasi pag minsan nagpa-firing kami during night time. Yun, gamit yun. Pero ano pa yung mai-recommend mo na kailangan na gamitin bilang sniper para mas mapaganda? Ang magandang mai-recommend ko lang talaga yung nagamit namin sa Zamboanga na yun, na tinesting namin na yung thermal na yun. And then may yung SR25 na may shiller scope na panggabi. Kasi yun eh, magka-compatible yun sila. Yun ang may ano sana kung mabigyan man yun. Yun ang maganda sa LRC sniper sa kayong scout sniper sa ranger. Pakaganda yun. Kahit hindi urban, pwede rin gamitin sa ano yun, sa jungle. Yung thermal yun. Paano nakatulong yung pagiging ranger mo sa as sniper? Ang sa akin noon, as siyempre nandun yung determination eh bilang isang ranger, talagang nandun na yung determination talaga na ano ko doon, na only man with ayon determination na ano ko yung pagka-ranger doon. Sabi ko habang may naano, sige, umiinit ka ba, kaya lang medyo kalma rin minsan at least, para at least hindi maano yung diskarte mo. As siyempre ako yung naging senior doon, ayaw ko rin na yung gusto na, kasi yung kasama ko gusto niya eh sumama sa assaulter namin, sabi ko take time ka lang, sabi ko dapat kung ano yung role natin, yung lang yung gampanan natin, yun lang yung nandun ako doon. Determinasyon. Paano mo na exercise yung leadership mo doon? Kasi wala kang officer, ikaw ang nag-lead. Paano yung diskarte mo? Bali, ang na-exercise ko yung leadership ko that time kasi yung dalawa kong team, sarhento yung squad leader na dalawa. So, madali lang pasundin eh. At least, basta may maano mo yung basta yung sasabihin ng company commander ko na kung anong instruction sa akin, yun din yung pinapasa ko sa kanila na gagawin namin. So, sa awa ng Diyos na exercise ko yung kondon, sa awa ng Diyos na ano ko rin na, ano, na exercise ko yung ano ko talaga pagka-leadership that time. Ang assaulter na una kayo, 100 meters. 100 meters to sa kanila, sa assaulter. Oh, mga 70 so, to 100. Nakikita nyo sila kung paano? Oh, nakikita namin sila nakikita during assault. Oh. So, saka yung countersign lang namin doon, yung helmet talaga. Paano yung kaya nasa taas kayo, siyempre makita mo yung ano yung nakikita mo sa mga assaulter noon? Bali,
sa assaulter kasi nasa loob yan sila ng bahay. So basta magsabi lang sila kung sasabihin ka, oh ito nandito kami, magtawag lang sila. Sabihin na yung alba, yung call sign ko, oh scanner, sabihin din yung Mustang, yung ex ko. Nandito kami sa green na bahay, yung compound. So doon focus lang kami doon sa left and right niya. Yun yung security namin ngayon. At least alam namin na nandun sila na building na yun. Paano mo na i-command yung nasa kabila? Sa kabila? Through radio. Kasi magkalapit lang din kami. Ang distansya mga ilan? Ang distansya namin is 20 to 30 meters lang yung squad ko. Bali, na-augment na rin kami. Nandun na rin yung mga 9ID that time. Saka yung... Ibig sabihin talaga yung dikit-dikit? Dikit-dikit kami na nun. Yung mga last day na yun, last 4 day na. Dikit-dikit na yun. So yun yung mga pinaka grabe na ano? Yun yung pinaka yung doon lumabas yung ano naman, yun na yung grabe na nung na samahan ko doon na tindis ko doon, yun yung grabe na nangyari sa akin kasi last na ano sa Zamboanga is 19 na ng November. September. So, na-insert kami doon na ako as naging platoon sergeant ng sniper dito sa 1st LRC. Bali, pagkatapos na-assault yung KGK building, bago ako na-insert that time. Tapos, kinabukasan, nagplano kami para i-dispatch kami na sniper observer na every iba't ibang location doon sa next na target namin kinabukasan. So na-augment ako sa 44 IB nung mga 21 September. So doon gumawa kami ng loophole namin sa may maske sa parting marikit. Then, nagka-counter sniping kami dun sa mga sniper din ng kalaban. Bali, pinapahagingan nga yung mga tropa namin dun eh. Kaya, in-advisean ko sila na bumaba muna kayo kasi nagka-counter sila. So, ilan kayo noon na counter? Sniper. Bali yung sa team namin sa ako yung platoon sergeant ng SO. So ang bali team namin doon is 7 kami sa team squad namin. So ikaw ang nag-lead. Ako yung nag-lead doon na ano kami sa 44 IB na augment kami. So mga 2 days kami doon dahil medyo yung mga assaulter namin hindi na namin na nakikita kasi papasok na nang papasok. So tumawag ako sa kay ano Lieutenant Salazar na siya yung officer namin na sniper na nagmo-movement sa amin kaya nag-decide siya na lumapit kami sa assaulter namin ng mga 100 meter para at least masuportahan namin sila during night time at saka yung araw na pag-assault nila. Paano mo bang ikwento kung paano nagsimula yung pagpasok niyo doon nung naging kasama niyo na yung assaulter? Nung naging kasama na namin yung assaulter that time mga ano na mga 24 o 25. So during night time pag nagpapahinga yung tropa yung kalaban ano lang yung nag-iigib sila. Palipat-lipat sila ng area sa kabilaan, lumalapit sila sa tropa. Minsan na nagbabato sila, sumisigaw sila yung mga kalaban. So yun yung sa team ko na nasa likod na mga 100 meters, yun yung nakakakita sa scope shaler namin sa SR-25 namin na SWS. So naglagay yung kapatis ko ng ano ng IR para parang ano siya limited limitation para hindi sila dadaan doon
At kung may ibang tao doon nadadaan, yun na yung kalaban, yun na yung ini-snipe namin ng during night time. So, gabi yung mostly? Gabi yung mostly na effective yung sniping. Sa sniping namin. So, ilan din yung mga, ano nyo? Bali yung... Kaswerte ng kalaban sa inyo bilang sniper. Sa amin, kung mula ang pagpasok ko, mula pagpasok ko, hindi namin maano kasi marami. May mga target-target kami. Minsan, lalo na dun sa kasama namin yung sa yung scout sniper dun sa scout sniper sa one sa SRTS ng mga estudyante. Mas effective kami dun dahil may dala-dala sila na yung thermal. So, doon, nag-enjoy yung mga sniper doon na maraming during night time kasi yun yung pa-exit sila mga alas 10 ng gabi hanggang alas 3 yan yun yung pa-exit sila eh mayroon yung thermal na dala-dala ng scout sniper na estudyante sa RTS so yun yung ginamit namin at saka finish to rin naggawa kami ng gun hole doon namin inano yung sniper rifle namin kitang-kita sila pag gabi pag tumatakas sila yun ini-snipe namin sila. Paano nagsimula yung labanan na yun? Yung unang bugso ng labanan nung pag-insert sa'yo? Bali, nasa kaligitnaan na ng Zamboanga kasi noon. Hindi, ang ibig kong sabihin sa'yo. Nung na-insert ka, ano yung unang putok na naano mo doon? Parang napabakbak ka na rin doon. Yung pag-insert ko, bali, nagki-clear yung nasa KJK building, nagki-clear yung second LRC kasama yung hindi ko lang maano kung 7 company pa sa Scout Ranger company kasama nila na nagki-clear dito sa harapan ng KJK building that time bago ako na insert. Then yung paano yung pag-command mo doon sa mga tao? Bali as a platoon sergeant, kailangan lahat ng galaw ng tropa ko, lalong-lalo na pag gabi yung during night time kasi piktibo kami. So, ang ginagawa ko doon, minsan ako na yung nagigising sa tropa ko, duty ka kasi kitang-kita yun. Pag lumalabas sila ng gabi talaga, yung doon kami sa target 8 saka target 10, umi-exit sila ng gabi. Kaya minaman ko sila na duty tag-dalawa para at least yung mga pa-exit na papunta doon sa 44th Ibe, kitang-kita yun, tinitira nila lagi. Kung minsan nakaka-exit, pinapahabulan ng 2-3. So, ano yung gamit nyo noon? Bali, ang gamit namin noon, yung pag yung malapit lang yung ano M4 na may ano siya, na may laser, yung may Picato, saka Pick-4. And then yung pag yung medyo malayo konti, ginagamit namin yung SR-25 namin na may shaler scope pang gabi. So ano yung tropa na sinusuportahan nyo nun? Anong unit yun? Bali, ang sinusuportahan namin doon, yung kumpanya ko rin na 1st LRC at saka yung 3rd LRC. Okay, bali, yun yung pag during assault sila, kami yung nagsusuport sa kanila. Paano naging malaking tulong yung isang sniper team sa 1st LRC na yun? Napakalaking tulong talaga yung sniper team sa during assault yung kumpanya namin kasi kung kami yung nagbabantay sa left and right nila na security. At saka during night time talaga lalo na paggabi, nababawasan namin yung mga kalaban. Napaka-importante yun. Kaya kailangan doon yung... Kailangan talaga na... Kasi dati sa assaulter kasi, pag may sinasama nila yung gunner, kaya mag-ano rin ka sana ako ng gunner, pero sabi ko baka lalo tayong makompromise, kaya hindi na ako nagkuha ng gunner. So... Kami nilang at least hindi gaano makompromise kung konti lang yung tropa doon na nagmumod. Kasi kung gaya ng asulta na maramihan, madali kayong makompromise. Kaya yung sa amin, distansya kami ng 100. Likod?
Sa likod kami ng mga assaulter lang. Mas effective kasi pag kuan. Pero pag malapit kasi hindi epektibo kasi unang-una wala kaming vest. Wala kaming helmet. 'Yun yung ano namin. Sa tingin mo kailangan ba talaga yung vest at helmet pag mga ganung classic laban? Pag mga urban talaga kailangan talaga yung napaka-importante talaga yan, yung vest at saka yung helmet. Yun talaga yung napaka-importante gamit bilang isang as sniper. Mm-hmm. Pero siyempre hindi naman kami nasanay na nag-helmet at saka kwan. Saka yun din yung inaano namin. Kaya hindi kami yung nag-assault, yung assaulter lang na may helmet at saka base. Kami lang yung supporting element na naka-position bago mag-move yung truck. So, paano mo yung pito na yan, 10 days kayong nag-ano, paano yung rotation mo sa tao mo para magampanan nila yung trabaho nila? Bali, ang hawak ko kasi noon is, bali, 17 kami, may isa akong regiment sa PIPAC, tapos sinati ko ng squad. May, yung isang squad ko, yun yung malapit sa assaulter during night time, sila yung nagsisecurity ng left para at least may katulong yung assaulter sa tabi. Tapos kami, sa rear security kami. Pero pag during yung araw, yung sniper squad ko na isa, umaatras dun sa amin para at least kabilaan pa rin yung position namin na during araw yun. Pero pag gabi, lumalapit sila dun sa assaulter namin. Napaano ba rin ba kayo? Napalaban din kayo sa araw? Sa araw, talagang ano yun, yun yung dikitan. Oh, yun yung last na nga yun eh, mga mag 27 na to o 26 yung sa bago assaultin ni yung third LRC yung dun sa lumabas kay West. Nung dun lumabas kay West, yung intersection doon na bahay, bali dun ako that time, kasama ko yung, kasi sinabihan ko ng si Captain Mirador na bago kami assault, susuportaran ko sila kasi yung sniper ng third at saka yung sa first LRC nagsanib na doon. So during pag-assault nila, bago a-assault, dinira nila ng bakal at supports yung 90RR. Pag putok ng 90RR, sumabay yung sniper ng kalaban, doon natamaan si Late Studio. Tamaan sa dibdib at saka yung kasama ko si Bardon natamaan ng kamay. So hindi natuloy yung assault noon. Kinabukasan na naman sila umasol kasi may ano na eh, on the spot yung isa tapos kamay yung isa kaya hindi natuloy yung assault. Kinabukasan naman ulit nagplano. Kinabukasan bago yung lumabas na yun si West na nakuha ng taga 3rd LRC. Mga lumabas sa amin. Mga tao mo yun? Yung sa team ko. Sa team ko na na-augment sa kasama ng sniper sa third, mga dun yung team ko, yung team sa kabila, nasa right side, nakatabi ng third company sa ranger. Kami na yung magkakadikit kasi dun. So, simulat sa pool, puro sniping yung role? Sniping yung role lang namin dun. During assault ng tropa, kami yung left and right security. Sa 10 days na yan, siguro naman may mga visible kayong na target. Oo. Ilan yung nabilang yung tamaan ng... Bali yung sa target 10 noon, may yung sa kabila kong team, may tatlo sila na confirm doon. Tapos sa target 8 na kasama ko yung scout sniper ng SRTS, confirm doon na tumba namin is 11. May kasama ako doon na nag-ano ng ano eh, hindi ko lang ano si Captain Cardenas ba yun? Oo. Oh. Si Captain Cardenas yung kasama ko doon na nagman doon na confirm talaga. Kami siya yung ang bali nagdala ng pagkaalam ko yung nagdala ng ano ng thermal doon si Natagas RTS si ano eh, Master Sergeant Technical Sergeant natin yun, si Technical Sergeant Esteves. Yun yung kabati ko that time. Tapos mayroon siyang kasama rin, hindi nakalimutan. Hindi ko lang kilala yung pangalan niya eh. Yun kami, talagang ano yun, 11 yung confirm doon. Kasama ko doon si Captain Cardina talaga.
Gaano ka-importante yung sniper sa ganyan, urban, ano? Napaka-importante yun, lalong-lalo na paggabi. Kasi talagang na kahit gaano sila karami, nababawasan namin sila. At least yung assaulter nakakapahinga, tapos paggabi yun, puro sniping yan. So mas effective ang sniper sa urban kung gabi? Kung gabi, at saka may thermal, napaka-effective talaga yan kung may gamit. So sa LRC, may thermal din yan? Bali, yung thermal kasi namin, galing pa ng Gaysug yun eh, pero nakaka-attach sa M4 yun. Oo. Pero yung tinisting ng taga-SRTS na thermal na ano, napaka-effective yun. Oo. Pagdating sa urban na away talaga. Gaano ka-importante yung training as sniper? Napaka-importante yun. Dahil pag wala kang patient talaga, wala kang wala kang makikita, kaya yung as a sniper dapat number one dyan yung patient talaga. Para kang nag-hunting dyan eh. Nagbabantay na kung talagang patient niya. Gawa ka ng paraan, lalo na pag lalo na nung nalaman namin na yung gun hole. Yun, puro gun hole na yung gawa namin. Gano'ng karalaki yung mga gun hole na pinagawa? Bali, ang gun hole lang namin is yung eksakto lang sa barrel, and then hindi kami dumidiretso kasi naka-side ka lang. Kasi pag dumiretso, yung nasa baba ng kalaban, kina-counter nila eh. Tumatama sa butas namin. Kinitira nila. Yung butas na ganyan kalaki, natatamaan yun. Pinapalaki nila, kaya may atras kami. Kaya pag halimbawa ito yung gun hole, huwag kang direct. Bali, pa-side ka. At least kung tatama, hindi ka ma... Kung titirahin nila, hindi ka matama. Yun yung isa kong napag-aralan. Ano, gaano ka-importante ngayon yung kailangan ng... Kasi katulad nyo, RC snipers, ang gamit nyo puro high-tech, di ba? Gaano ka-importante sa inyo yun? Napaka-importante yun. Lalong-lalo na yung... Kaya ang ginagawa namin ngayon, yung shiller namin, nilalagyan na namin ng pekto. At least yung pekto kasi pag in-open kasi namin yon, mas makita mo yung tao eh, kaysa yung kung naka-attach na pekto. Kunti lang yung ilaw noon, pero yung pekto, pakpor, mas malaki yung ilaw noon, kaya mas effective yun. Napaka-importante talaga yung panggabi na sniper weapon. Pero pag umaga? Pag umaga, yung pa namin, yung SR-24. Yun yung gamit? Yun yung gamit din namin. Pero sa experience nyo na yon, mas effective talaga ang sniper? Pag sa gabi. Oo. Hindi sa umaga? Hindi sa umaga talaga. Kasi pag umaga, ano, bakit anong meron sa umaga? Pag umaga kasi, halos pareho lang kayo ng ano eh, ng kalaban kasi nakakita sila. So naka-counter kami. So paggabi, parang ano sila eh, hindi sila nakakita. So kayo lang yung meron? Kami lang yung merong gamit na gano'n, may MBG, ano, andun na lahat. So mas effective kami doon. Mas effective? Oo, mas effective. So ang lessons learned doon, may sniper team, kailangan magdala ng, ano yun, geothermal. Yan, yun dapat na may ano tayo sa army yung thermal na yun, kasi pagkaalam ko yung galing sa ibang bansa na tinisting lang yun. Kaya dapat sana sa LRC sniper at saka sa scout sniper, meron din tayong ganun na may issue ng army para at least mas epektibo tayo, lalong-lalo na pag gabi. Napakagandang talaga. Ano sa tingin mo ngayon sa sarili sa scout LRC sa kabuuan, na kayo yung inaasahan ng bayan? Kasi grabing ano yan, diba, Zamboanga Siege, tapos biglang LRC ang pinasok. Ano yung parang feeling so, nyo na kayo yung ops, LRC ang dalhin yan? Ang feeling pag mga award na ganyan, sabi nyo, pag hindi ka narapat dapat, hindi mo tatanggap. So ngayon na ikaw as gold crosser, ano yung feeling mo? Masaya ako kasi talaga yung tendis ko rin doon na ano,
yung 10 days ko doon na, ano, walang tulog paggabi, pag-araw, trabaho. Basta ang iniisip ko lang doon, trabaho tayo. Sabihan ko yung mga squad team ko, sabi ko, oh, simple lang yung trabaho natin ngayon. Ganito lang. Pero madali silang pasundin. Yun lang yung, basta iniisip ko, trabaho tayo, trabaho. Yun lang yung iniisip ko noon para at least hindi ako ma-pressure ba na nandun sa bakbakan. So, ibig sabihin, sa isang sniper team, kailangan ba ng official o kaya nang dalhin ng isang NCO niya? Kaya-kaya dalhin ng isang senior NCO niya. Dahil? Dahil simple lang naman yung gagawin doon eh. Kung yung si nung company commander mo, kung anong gusto niyang mangyari, sasabihin sa'yo, pagplanuhan nyo. Kung medyo alanganin yung position nyo, ano, mag-suggest ka sa kanya. Ganun lang naman eh. So, paano yung pag-position nyo noon? Aakyat kayo sa building, ganyan? O... Aakyat kami sa building, gumagawa kami ng loophole niyan. Pero hindi kami, tinitignan muna namin yung structure ng building. Kung yung structure ng building is gawa ng kahoy, hindi kami naakyat yan. Gagawa lang kami dito sa mga loophole sa mga baba. Pero pag yung building na ano kami, pag mga 2-3 medyo langanin kami, hindi kami na umaakyat. Kasi ang mga kalaban, mga sniper, hindi man talaga nasa taas din sila. Nasa baba lang sila. Yung mga iba, konti lang sa second floor. Yung ikaramihan, sa baba talaga sila. Kasi takot na takot din sila. Exit, laging exit lang yung inanon nila. Paggabi talaga, exit yan. Pag mga alas 11, yan. Alas 11 hanggang alas 3 na madaling araw. Yan yung time na lalabas sila. Ang alam nila siguro, tulog. Natutulog kami, pero wala. Kabanman lang kami sa kanila. Yung geothermal ang gamit nyo? Oo, yung geothermal. Malaking tulong talaga. Yung bagay. Yung team leader, Kapitan Ding yun eh. Yung team leader ng Ranger, di ba? Si Kwan yun, yung sa estudyante yan nagdala. Si Captain Al Xiao. Al Xiao. Yan yung cross director team na, na nakakasama namin doon. Cross director ng Kwan yun. Scout Sniper. Nakabati namin doon. Yung building na yun, bali... Mas nauna kami noon eh, nung araw na yun eh, bago sila sumalpak na naman na may, yung araw na yun, sniping, tapos pagdating ng gabi, mayroon na yung, kasi galing sa kabila yun eh, nilagay nila sa amin, yun na. Mas epektibo na nung nagsanib yung scout sniper, saka yung sa amin na sniper. Napaka-epektibo. Tuwang-tuwa nga yung tropa eh, yung mga nagjo-duty, pagkita sa thermal, andun na lahat, parang nanonood ng TV. Ayan, ayan, kanan, kaliwa, ayan, ayan, dalawa sila, dalawa, tatlo, ano. Kita. Kaya nag-i-enjoy yung tropa pag pagputukan na. Sabi ni Captain Abinas, "Snappy, ah, snappy." Hit, ganun-ganun siya, grabing bilang niya doon. Kasi sabi pa nga niya eh nung siyam na yung natamaan namin doon, tapos mga umaga na kasi yung dalawa eh. Sabi niya, "Bukas kukunin ko na yan." Sabi niya, "Akin yan bukas. Magmulot na lang ako ng ano diyan." Sabi niya. Eh ano. Pero hindi kayo nagre-recover noon as a sniper. Bali, hindi kami makaano kasi malayo kami. Nung ano na lang, yung lumabas na lang yung 43 na capture doon sa amin. Nag-inestive lang kami na lumapit doon sa assaulter para makatulong, magtali, you know, mag-security. Kasi ang sabi ng company commander ng kanon kasi hati-hati. Kaya kampante kami na ang tax namin. Yung nagtali ng mga kwan, mga capture, mga ano ba. Kasi ang kwan namin, hati-hati ang ano eh. Pagdating ng bandang ano ulit, hindi ko alam yung pinag-usapan ng mga. Ang pagkakaiba lang yan, during ano, during mga urban talaga. Sa inyo? Oo. Yun yung pinaka-ano kasi namin eh. Yung pinaka... Pinaka... Yun na yung pinaka-ano namin eh, pinaka-uring sa repressor, ganun. Yun na yung tinitraining namin lagi. So, ang sa akin lang sana, kasi galing din ako ng, original ako dyan sa Ranger eh. Original ako sa 14 Scout Ranger Company. 1999 ako dyan, original. So, ang sa akin lang sana, na kung kinakailangan, dapat yung sa Ranger Company, mayroon din silang CQB na ano na ibalik training ibalik. May CQB no? O kasi dati yan meron eh no? Oh dapat ano talaga yon ibalik oh para at least pagdating sa mga ganun
ano ba, may katulungan din kami ba na hindi lang kami na, na sige, porset ng porset. Kasi sa ngayon, LRB, NRC yung ano eh. Oo. Sikat-sikat niya kasi dahil sa Zamboanga eh. So, ang alam, ang ano ng tao, ibang ano yan. Kasi iba yung ranger, iba yan. Pang watchin yung NRC, ano ba yan? Yeah. Pang urban. Oo. So yun yung kaanohan nyo. Yung gamit natin, yung mga gamit ninyo na high-tech. Pag dinadala nyo, ano yung feeling nyo yun? Kasi mga high-tech na gamit na yan eh. Yung hindi katulad sa ibang ano na 16 pa rin na luma, naman. Yeah. Ano lang naman kasi sa amin kasi hindi rin pinag-ano, hindi rin pinag mayabang kasi ang sabi ng mga senior ano namin, mga superior namin na official. Ano lang kayo kahit ano yung sasabihin ng ibang yun, gaya ng nangyari sa Zamboanga na ay wala yung ganun ba? Sabi nila na advice sila sa amin na low profile lang kayo. Kung ano yung sasabihin ng sige lang. Kung ano yung kwento nila pagdating sa atin, sige lang. Basta sa atin, alam natin kung ano yung ginawa natin doon. At saka alam ng mga ibang unit kung sino tayo, anong ginawa natin doon sa Zamboanga. Kaya sa amin, low profile lang. Paano ba, gaano ba kahirap yung training ng counter-terrorist nila? Actually, napakadali lang naman eh. Ang rigid lang dyan yung per space kasi kailangan kasi ng physical yan eh. Pero pagdating ng mga second phase, more in ano na yan kasi yan, puro wala na siyang, kasi tapos na tayo ng SF, tapos na tayo ng ranger. So, baga, tapos na tayo sa rigid na training ba? So doon, skill naman. Ang number one na ano ko dito sa LRC, yung skill. Talagang upgrade ka. Oh, every individual 'yan sa CLS, unang-una kasi 'yan sa CLS eh. CLS, pagdating ng CLS, SUT, small unit tactic. And then pagdating ng ano, BRM, yung sa rifle. And then pistol. 'Yan. Baga ano ka diyan ba? Lalong-lalo maaasa ka talaga diyan, skill talaga. Skill yung more na matutunan mo diyan. At saka dito sa amin, maganda yung kwan, samahan na hindi gaya ng siyempre kahit ngayon, kahit pagsamain mo yung SF sa karinder ngayon na medyo may ano pa rin yan. Kahit sinong mag-ano talaga dyan, may ano ba, yung, alam mo naman sa atin na masyado pride, Filipino pride eh. Pero dito sa amin, wala yun, yung SF ka o ranger, wala yun. Pag ilerasi ka, ganda ng samahan yan. Lalo-lalo yung mga official namin talagang iba ba? Parang na-adapt kami sa ugali ng mga nagtitrain sa amin. Maganda yung samahan, yung camaraderie. Nawawala yung kung saan kagaling na unit. Kahit galing IB, basta LRC siya. Maganda yung camaraderie. So yun yung, kasi dito nag-merge eh. Oo, nag-merge. Ringer, dito na eh. Oo. Kayo ng LRC sa Zamboanga, the worst talaga yun. Napaka the worst talaga. Hindi pinag-ano, ano, yung sigurado, hindi lang abutin ng isang taon na kwentuhan yung nangyari sa Zamboanga na yan dahil sa ginawa ng LRC na ano namin. May mga picture-picture pa si Sir Llamas doon, si Sir, kasama rin sila doon eh. Grabing ano rin talaga ng tropa. Pasalamat kami kasi ganun lang karami yung casualties namin eh. Dahil sa siyempre train kami ng ano. At saka ang unang na ano talaga namin sa training na yun, yung ano, 360 security talaga kasi hindi mo alam kung saan manggaling kalaban eh. Uh-huh. Yan talaga, 360 security lagi. All around lagi yan kasi hindi mo alam kung saan yung kalaban mo. Lalabas kasi yung mga kalaban. Actually, hindi man sniper yung mga kalaban eh. Malapitan lang talaga. Oh, kalat-kalat lang so, sila na malapitan. Na, so yung kwento na sniper nila? Ay, wala. Hindi yun mga sniper yun. Chamba-chamba lang. Talagang malapitan lang talaga na away yun. Kaya sabi na sniper sila kasi malapitan. Biruin mo, 50 meters. Gano'n, siyempre. Ayon sight lang yan eh. May nagkwento yata ng babae na sniper nila, ganun. Oo, oh, hindi yun yung mga sniper. Kasi kung sniper, dapat marami ng ano. Oo.
kung marami silang sniper, daming kalat-kalat na tropa sa ano, kung mga sniper talaga yun, daming madali sa tropa. Kung malapitan lang talaga ang akin. So, talagang minintain mo yung composure mo noon, talagang ops, talma lang. Yun yung inano ko talaga kasi para hindi mawala yung diskarte ko. Pero pag nalalaman ko na may ano naman, parang mag-aggressive ka pag may... Kasi kasamahan mo yan eh. Parang gusto mong gumanti. Oo, yun. Ganti talaga yung iniisip ko dyan. So at least kanina, inawardan na kami si S. Oo, yun. Proud mo yun? Proud ko talaga ako doon kasi... ito yung sakripisyo ko noon. Oo. Saka... ano sinabi ni CS sa'yo? Siyempre, hindi siya sabihin niya. Bali, ano lang siya eh. Ang mga... yung mga DCS lang kasi yung pinatawag yung taas kanina. Yung sa amin na sa Gold Cross pababa na, hindi na inano. Nag-ano na lang siya na, salamat. Alam niya eh, pag kami ni Sir Jasmine, LRB to, LRC, ganun siya, alam nila na ako na. Thank you, ganun. Sir, ganun siya, ganun. Ang ano ba, ang Gold Cross, hindi siya mag-automatic na mamamawan pa. Dati nung kay ano yan 2000 kasi era. Okay, era. Pero ngayon may dapat may baril ka talaga. Di ba ang dami yung na-recover na baril? Bali, yun yung sa amin 14 lang. Sa buong LRB? Hindi naman. Sa kumpanya. Sa amin lang kumpanya. Third. Sa first LRB. Yung third na kawawa, walang na ano kasi doon sa amin lumabas eh. Dito sila kasi bumagbag sa kaliwa, sa kanan lumabas. Kaya konti lang yung kuha din. Pero at least yung sacrifice nyo, na-appreciate ng tao. Oo, na-appreciate ng tao. Yun lang sa amin. Kasi kayo lang nakikita, may mga best. Important di ba yung best-best? Okay, important yan. Pagdating sa urban? Oo. Bakit? Lalong-lalo na yung chef nila 2-3. Napaka-important na yung helmet na yan, saka yung best. Kung wala yan, hindi lang yun ang kasulti namin kasi yung mga totre, talagang pag bumagsak yan, pag may kasamahan nga kami na dito tumama sa helmet talaga. Kung walang helmet niya, tusok yung ulo niya. Kaya napaka-importante talaga yun. So, alimbawa, nagsasalita ka sa harapan ng tao ngayon. Ano yung gusto mong sabihin bilang isang member ng LRB o LRC? So ang sa akin kasi pag yung mga civilian na nagtatanong sa akin na oy sir galing ka pala sa Zamboanga? Oo, ganoon ako pero hindi ko yung kinikwento sa kanila niya kung ano yung ginawa ko doon kasi hindi rin nila maano eh kasi mga civilian sila. Kaya dito na lang sa yung ginawa ko doon hindi ko na kinikwento sa kanila, dito na lang sa akin yun. Dahil hindi mo naman pwede sila na yung ginawa ko ganito yung ginawa ko sa kan. Hindi man nila ma-appreciate na gano'n. Hindi ko na kinakwento sa mga nagtatanong ng mga civil. Eh wala na akong matanong, baka may nakalimutan ka master na nasan sa bilan. Tapos na. So yun lang naman ang kan sa akin. Okay, sayo. Ah, okay.